Matinding pinsala sa infrastruktura at agrikultura ang iniwan ng bagyong Labuyo sa lalawigan po ng Quirino. Katunayan nga, umabot na po raw sa halos 1 bilyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo. Pinag-iisipan na ng lokal na pamahalaan ang maibibigay na livelihood program sa mga apektadong residente. At may live report si Isay Reyes. Isay! Igan ko ni Ivan, alam nyo, larawan pa rin ang malawak na pinsala yung buong lalawigan ng Quirino ilang araw nga matapos humagupit ni Bagyong Labuyo rito. Katulad na lamang, nung nakikita ninyo ngayon sa aking likuran, isayang maisan, pero kung nakikita nyo, putol-putol lahat ng mga pananim, wala na talagang mapapakinabangan dyan yung mga magsasaka kasi masyado pa siyang bata. At ganyan, alam nyo yung lahat ng sitwasyon ng mga taniman na ating binisita rito, lahat ng maisan, putol, lahat ng mga tanim na mga saging, putol-putol rin. Talagang kawawa yung mga magsasaka rito. Ayon pa naman sa kanila, ay agrikultura talaga yung pinakakabuhayan nila rito. Kaya't nagulat sila nung pagkatapos ng bagyo, para bang dinaanan ng buhawi. Yung ibang nga, parang pinitpit pa kasi talagang dapang-dapa yung mga pananim eh. May ilan ding government offices, maging mga eskwelahan ang nasira. Natanggalan ng bubong, pati mga haliging dingding dahil sa lakas ng hangin. Pero yung isang eskwelahan na nabisita natin, magsisimula na raw ng klase ngayong araw. Nireremedyohan na lang nila. Sa pinakahuling taya ng PDRRMC, umabot na raw ng halos 1 bilyong piso ang halaga ng napinsala ng bagyo. Ilan sa mga iniisip ng gobyerno ay ang pagbibigay ng farm inputs sa mga magsasaka para sa susunod na pagtatanim. Meron sila rito yung tinatawag na Quirino Livelihood for Everyone para makapagsimula sila ng negosyong hindi nakabase sa panahon ng kita tulad ng pag-aalaga ng baboy at manok. Samantala, yung ilang bayan dito ay wala pa rin kuryente. So yan muna ang aking update mula rito sa Quirino. Balik sa iyo, Igan, Connie, Ivan. Maraming salamat, Isay Reyes.